Hi everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula po dito sa Amsterdam, Netherlands. Ito po si Sister Ganda Sasset ng For the Motherland Vlog. Ayan, Diyos ko. Sana na nire-reach itong live video ko. At alam niya naman, ang Verifiles, a Trappler, also known as Facebook's Fuck Checkers, nilalagyan ng nilalagyan ng warning pag nag-share from my page. Diba? I-click nyo na lang yung share anyway. Hindi na natin matatanggal yan. Let's just accept the name of the game. And the name of the game is itong kabilang parlor na kulay pink. They will not fight fair and clean. Makikipagbardagulan ang kabilang parlor na kulay pink sa atin. So, might as well makipagbardagulan tayo. Pero yon, binabati ko lang yung mga kaka-tune in. Hello po. Kamusta po kayong lahat? Sa mga taga Bahrain, UK, Philippines, Canada, at kung saan-saan pang dago ng mundo. Okay, ano ba i-discuss natin ngayon? Ito naman kasi si Lenny, Diyos ko day. Saturday. Parang, ano naman, pagpahingin mo naman yung mga tao, bigyan mo naman kami ng weekend. Kasi hindi pa nagpatigil si Lenny. So, meron bagong statement si Mama Lenny, ang ina nyo. Sabi ni Lenny, no amount of success daw yung... Kasi tinanong siya about yung sa build, yung implementation, ganyan. Ngayon, ang comment niya, no amount of success daw yan. Sabi niya, para sa kanya daw, no amount of success yung pagpapatay ng mga edifices, yung infrastructures, saka yung pagtaas ng income ng mga mamamayan kung marami pa rin naiiwan sa laylayan. Sabi niya ganyan. So, ito si Lenny, hindi siya magiging kontento habang may mga nasa laylayan pa. Ibig sabihin, hindi tayo successful. Ganyan, hindi successful yung bansa mo kasi meron pa mga nasa laylayan. Okay. Well, sa surface, sa unang tingin, parang ikaw mapapa-oo ka, oo nga, grabe, ang galing-galing ni Mama Lenny na hindi pa talaga tayo successful kung marami pang nasa laylayan. Kailangan wala ng taong nasa laylayan para maging successful tayo, para masabing successful, di ba? Yan ang ano niya eh, or sabi niya kung marami pa rin. Okay, so hindi naman niya kinuantify kung ilan ba yan, kung ano, whatever. Pero, ang problema kasi dito kay Mama Lenny is hindi niya alam kung paano ba yung mga taong nasa laylayan, mga taong nasa baba, paano ba sila makakaakyat, 'di ba? Makakaakyat. Paano mo makakaakyat ang mga nasa baba? Paano mo makakaakyat sa taas ang mga nasa bababa para ang mga taong nasa taas katulad ni Lenny ay hindi na bababa sa baba? 'Di ba? Friends, naintindihan niyo yung tanong? Ito dapat ang tinatanong kay Mama Lenny eh. Paano ang makakaakyat sa taas ang mga nasa baba para ang mga nasa taas sa katulad ni Lenny ay hindi na bababa sa baba? Para hindi na ano, 'di ba? So paano nga 'yun? Ganito kasi yan, Mama Lenny. Bibigyan lang kita ng payo, ah. Ito naman. Sino ba economic advisor ng ekonomista na to? Okay. Ganito yan, Mama Lenny. Unang-una, hindi mo mai-eliminate yung laylayan. Diba? Hindi mo siya mai-eliminate. Marami na nag-try niyan, Mama Lenny. Diba? Marami na nag-try na ma-eliminate, na mawala ang laylayan, na parang lahat nasa taas. Sino ba mga nag-try niyan? Tinry na ni Karl Marx, di ba? Si Karl Marx ang isa, ang father ng communist ideology, si Karl Marx, di ba? Gusto niyang, maging classless society. Ano nangyari sa gusto ni Karl Marx nung sinunod ng mga tao yung gusto niya, di ba? Ano ba nangyari?
Di ba? Wala. Dito sa Europe, I live in Europe. Dito sa Europe, wala na halos, you know, the communist part, they're still communists, pero they believe that it's not gonna work. O, sino pa ba mga nangako na mawala ang laylayan, Mama Lenny? Di ba? Marami nangako. Pero kasi, ganito yan, Mama Lenny, ha? Ipapaliwanag ko sa'yo. Kung wala ng taong nasa baba, paano ka pa bababa? Mama Lenny, makinig ka. Kung wala ng tao sa baba, papaano na ang mga gimmick mong bumababa sa baba nang hindi alam ng mga nasa baba? Anyway, seryoso na ulit tayo. Kagigising ko lang kasi talaga, friends. Magluluto pa kasi ako ng adobo. Eh, yung adobo ko kasi, at least 8 hours niluluto. Kasi birthday na isa kong friend. And that's like my, you know, gift to him. Di ba, may adobo. Anyway, okay, ganito. Papaano ngayon yung mga nasa baba makakaakyat sa taas para yung mga nasa taas na katulad ni Lenny Robreno ay hindi na bababa sa baba? Okay. Una, ganito yan, Mama Lenny, ha? Bibigyan kita ng analogy na alam mo na kakayanin naman ng level ng utak mo saka ng mga anak mo. Halimbawa sa isang pamilya, di ba? Pamilya, kasi yan, ano yan eh, madaling maintindihan ng mga Pilipino yung mga pamilya. Okay. Halimbawa, ikaw, di ba? Ikaw na nanonood ngayon, nagsipag ka. 'Di ba? Yung mga magulang mo binigyan kayo ng edukasyon, 'di ba? Nagbayad para sa edukasyon ninyo. Libre yung edukasyon ninyo kasi nga syempre galing sa magulang niyo 'yon, 'di ba? Yung healthcare mo libre din, 'di ba? So ang gagawin mo na lang mag-aral, magsipag, hindi magkasakit. 'Di ba? Ikaw na nanonood ngayon, ang ginawa mo, umiwas ka sa sakit, hindi ka mabisyo, 'di ba? Siguro na niniligaw ka once in a while, o minsan siguro nagmamariwana ka once in a while, or minsan siguro nagbubulakbol ka once in a while, pero generally masipag ka, 'di ba? Yung binigay sa yung free education, free housing ng mga magulang mo, saka yung ano, pinagtiyagaan mo, 'di ba? Ikaw nakaahon ka, 'di ba? Kasi you will be considered na wala ka talaga without your parents, di ba? Pero because of that help, nakaahon ka na itaas mo yung sarili mo. Kaya wala ka na sa baba. Hindi mo na nakikita si Lenny Robredo bumababa. Pero halimbawa, ikaw, may mga kapatid ka. Pare-pareho naman kayong binigyan ng edukasyon, ng pabahay, pagkain, damit, free healthcare ng mga magulang ninyo. Pero yung kapatid mo, nagbulakbol. 'Di ba? Nagshabo. Grabing hugot 'to, ha. Marami makaka-relate dito, ha. Grabing hugot 'to. Nagshabo, nagbulakbol. Tapos nag-anak pa. 'Di ba, wala nang pera. Wala na siyang pera. Hindi pa nakatapos ng 'di ba, hindi walang trabaho, hindi siya naganap ng trabaho. Nag-anak pa, 'di ba? So syempre, yung siya nasa laylayan. Ikaw na may ginawa ka sa buhay mo, aakyat ka. Ngayon, sino ngayon ang may kasalanan kung bakit yung nasa laylayan, eh, doon sa pamilyang yon, bakit siya nasa laylayan pa rin? Kasalanan mo ba yun? Kasalanan, sasabihin mo ba na hindi measure ng success itong binigyan tayo ng magulang natin ng free healthcare, ng free education, ng free housing, or ng pagkain dahil sa pamilya natin, meron pa rin nasa laylayan. Kasalanan mo ba yan? Hindi namin kasalanan yan, di ba? Kasalanan mo yan kasi nandiyan na lahat sa'yo, di ba? Binigay na sa'yo lahat ng magulang mo ang pwede mong magamit para ikaw na nasa baba ay maitaas mo yung sarili mo at para hindi mo na makita si Lenny Robredo bumababa sa baba. Kasi mahirap kasi yun, friends, eh, yung bumababa sa baba. Nakakapago. Okay. Ngayon, papalakihin natin yung konteksto. Bansa na, ha? Bansa. Naintindihan nyo yan, di ba, friends? Yung sa ano ng pamilya, di ba? Di ba? Hindi mo kasalanan yon. Ay, kung ikaw, umaakit ka, buhay mo, kasi may ginawa ka.
sa ibinigay ng magulang mo. Diba? Hindi mo kasalanan kung yung kapatid mo nasa laylayan dahil tamad, shabu-shabu-shabu, nag-anak pa, hugot, char! Nag-anak pa, diba? Oh, yun ang halang gagawin eh, diba? Maging healthy, maging ganyan. Anyway, palaki natin yung context, bansa. Diba? Bansa. Ngayon, ang ginagawa ng Duterte administration, anong ginagawa ba ng Duterte administration? Binigyan kayo ng free education. Hanggang tertiary ha! Hanggang tertiary, in-institutionalize yan. Diba? Free education. May free healthcare. Huwag na tayong umeksena na public. Kasi ang free healthcare talaga, public talaga yan. Kahit dito sa Netherlands, public ang free healthcare. Diba? At may pila talaga. May pila. So, binigyan ka ng free healthcare. Binigyan ka ng free education. Diba? At pinagawan ka ng tulay, ng magagandang tulay. Ang daming daan na pinagawa. Gumawa ng magagandang airport. Yung passport, ginawang 10 years in visa 5 years. Yung lisensya, ganun din. Tapos yung mga public transportation system, pinapaganda. Diba? Ngayon, ikaw na citizen ka, may pangarap ka. Diba? May pangarap ka. Ngayon, ano bang kailangan mo bilang isang citizen para matupad yung pangarap mo? Kailangan mo ba ng ayuda? Ayuda ba kailangan yan? Or kailangan mo ng daan? Diba? Kailangan mo ng magagandang daan para ikaw makapabiyahe ka, makapag-networking ka, makaayos ka ng networking. O kung halimbawa gusto mo maging bansa, gusto mo ng maayos na airport, or gusto mo ng mga ganito. So you need infrastructure in order for your dreams to happen. So sasabihin ba natin na measure ng success yung infrastructure? No, because the success, ang iyong success, ang iyong tagumpay, ay nakadepende sa effort mo. Nakadepende sa effort mo yan. Katulad nun sa analogy ko ni kanina sa isang pamilya. Diba? Ang gobyerno na nagbibigay ng infrastructure, free education, free healthcare, ganyan. Katulad din yan ng mga magulang natin na nagbibigay sa atin ng libreng pabahay, ng libreng edukasyon. Kasi sila nagbabayad, so libre. Libreng pagkain, hindi naman natin binabayaran yung pagkain pinapalamon sa atin ng magulang natin. Libre lahat, diba? Ngayon, kung magiging matagumpay ka, hindi ito nakasandal doon sa ginagawa ng magulang mo, kundi sa ginagawa mo. Diba? Kasi, diba sa isang pamilya, ganyan naman. Lahat kayo pinag-aral, pinakain, pinaganyan. Pero bakit may mga nasa laylayan sa pamilya? Bakit may mga nagtatagumpay sa isang pamilya? Kasi doon sa pamilya na yon, yung iba, walang ginawa doon sa ibinigay sa kanila ng mga magulang nila. Diba? Ngayon yung iba, pinakinabangan nila, they made the most out of it. Diba? Kasi ito kasi si Lenny kasi yung example na ano eh, enabler na ano, na magulang. Alam mo, dito sa ano, sa Netherlands, kausap ko yung mga OFWs din dito. Mga OFW makaka-relate dito. Alam niyo yung mga enabler na nanay? Alam mo yung, nako, kung kayo ay nakaka-relate, heart lang, share. Alam niyo yung mga enabler na nanay na, halimbawa ikaw nagtatrabaho ka sa ibang bansa, di ba? Maraming OFWs makaka-relate yan dito, ha? Nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Ngayon, sa pamilya, aminin, sa lahat ng pamilya, merong ano, merong shabu, adik, yung mga napariwara, yung ganyan, alam nyo na yan. Tapos ang gusto-gusto pa ng mga enabler na magulang, yun yung ano, sinusuportahan, tapos sa'yo kukuha ng suporta. Diba? Sa'yo kukuha ng suporta para yung mga nagbulakbol mong kapatid, eh merong diba, may makain, pati yung pamilya nila or whatever. Alam nyo yan, mga OFWs, diba? Buhay OFW. Diba? Aminin mo yan. Ikaw, nagtatrabaho ka, naglilinis ka ng kubeta sa ibang bansa, tapos may mga kapatid ka, kamag-anak ka, na walang ibang ginawa kundi magbulakbol, mag-adik-adik, ano-ano pa, diba? Okay lang ako, ganyan-ganyan kayo, pero maging masipag naman kayo. Pero ganun nga, adik-adik, ganyan. Tapos ikaw na naghihirap ka, naglilinis ng kubeta, ikaw yung ipipressure na, oy, magpadala ka naman pera kasi si ganyan may sakit, may ganyan. Tapos meron ikaw na parang, oy, papa, diba? Aminin mga OFWs,
yung mga masisipag, sila pa yung parang kailangan maghirap para dun sa mga nagbulakbo. Di ba? Tama. Ganyan kasi si Lenny. Di ba? Ganito yan, Lenny. Okay? Maraming nasa laylayan. Di ba? Maraming nasa laylayan. Pero, hindi lahat ng nasa laylayan ay nagpupursige. Di ba? Mali kasi yung mentality na ano eh, ayuda mentality. Yan kasi yung gusto ni Lenny, ayuda mentality. Alam niyo yung ayuda mentality? Ang ayuda mentality, maraming makaka-relate dito na OFWs. Bago pa nauso ang ayuda sa gobyerno, alam na ng mga OFWs yung ayuda. Kasi ang karamihan na nagbibigay ng ayuda sa mga Pilipino na mga OFWs sa pamilya nila, aminin, mga OFWs, di ba? Na ikaw hirap na hirap ka dito, naglilinis ka ng kubeta, hindi ka na makatulog, tatlo-tatlo yung trabaho mo, tapos magpapadala ka ng ayuda sa Pilipinas sa pamilya mo. Na nakanganga lang naman, di ba? Aminin, ano kami dito, nagdi-discuss kami dito ng mga OFWs na pinag-usapan namin yung ganyan na nakakaloka na ikaw, hirap na hirap ka dito. Ang tangi na lang na ikaw na ang kinakain mo dito sa ibang bansa is noodles with ano, with egg. Actually, mayaman ka na kung may egg na yung noodles mo. Or bibili ka na, alam niyo, yung mga lumpia-lumpia sa kanto-kanto, di ba? Yung mga ano, mabibili mong frozen, tapos i-defrost mo. Pero yung mga pinapadala mo sa pamilya, gusto ano? Gusto mas bongga pa yung pagkain sa pagkain mo. Ganyan yung ayuda mentality eh. Gusto nila nakaganyan. Ah, bigyan mo ako ng ayuda. Ganyan. Bago pa magka-pandemic, marami ng ganyan. Aware na ang FW sa ano, sa ayuda mentality, di ba? Ayuda mentality ng mga Pilipino. Alam na mga OFWs yan. Kaya maraming ano eh, lalaki ngayon sa Pilipinas na walang ganap kasi pinapadala na lang pera abroad ng mga magulang. Aminin. Anyway, ganun yon. Ganyan yung gusto ni Lenny, ayuda. Na yung gobyerno magbibigay, bigay. Ganyan ang gusto ni Lenny. Bigay lahat. Bigyan lahat natin ang mga tao, ganyan. Ayaw niya ng infrastructure lang. Ayaw niya yung may free education na, di ba? Ayaw niya ng infrastructure lang. Gusto niya talaga mawala sa laylayan yung mga tao. Pero Mama Lenny, katulad ng mga magulang natin, wala na sa iyo yun. Wala na sa gobyerno kung makakaahon ka sa laylayan. Ang trabaho lang ng gobyerno ay gumawa ng magagandang daan, gumawa ng magagandang transportation system, gumawa ng ano, infrastructure para mapababa yung ano, ano ba to, mga cost ng pag-produce ng electricity. Ganyan. Ngayon kung makakaahon ka sa laylayan o hindi, I think 90% niyan eh nasa tao kung anong gagawin nga. 10% is only yung support from the outside. 90% nasa tao yan. Diyos miyo, ano ba yan? Diba? So, kung hindi measure sa'yo ng success yung mga infrastructure, hindi success ng gobyerno, anong measure sa'yo ng success ng gobyerno? Kung ilang may hirap ang binigyan ng pera ng gobyerno, yan na naman yung mentalidad mo. Diyos ko, politikang baryo. Lenny. Ano ba yan? Diba? So, tigilan mo yan, Lenny, yung ano, ayuda mentality. Wala ka talagang ano eh. Hindi, ang gusto mo kasing gawin sa mga Pilipino is bigyan sila ng tinapay. Diba? Bigyan mo sila ng tinapay. Yan ang gusto mo eh. Bigyan mo ng tinapay. Spaghetti, ganyan. Diyan ka magaling, Lenny, eh. Magbigay ng relief goods, magbigay ng tinapay, magbigay ng spaghetti, ganyan. Pero other than that, wala ka nang magagawa. Diba? Wala ka talagang alam. You are not there in order to make Filipinos believe that they can achieve greatness. You know why? Kasi ayuda mentality ang pinopromote mo eh. Hindi ka nagpo-promote ng tinatawag na entrepreneurial spirit, di ba? Wala kang ganyan. Kasi kung nagpo-promote ka ng entrepreneurial spirit, alam mo Lenny, marirealize mo yung kahalagahan ng infrastructure. Di ba? Kahalagahan ng infrastructure sa isang business climate, sa ano, business atmosphere ng isang bansa.
Merong bang bansa na nagtatrive ang business community na pangit ang infrastructure? Na walang magandang infrastructure? Wala! Ngayon, kung hindi magandang infrastructure, hindi magtatrive ang business community. Kung hindi magtatrive ang business community, walang trabaho. Kung walang trabaho, edi yung mga nasa laylayan, hindi na sila makakaakyat sa taas mula sa baba. Ang mangyayari na lang ay ikaw na nasa taas, ibababa sa baba. So, ganon, Lenny, di ba? Yeah, kita mo mga supporters mo, Simbahang Katolika. Mm. Di ba? For the longest time, mga friends ha, ako, alam nyo, ano ako, atheist ako, pero hindi lahat ng relihiyon against ako ha. Diba, for the longest time, sino bang religious group ang number one balakid sa progreso ng bansa? Diba yung Simbahang Katoliko? Diba? Eh, papaano naman kasi hindi magiging balakid yung Simbahang Katoliko sa progreso ng bansa? Eh, yan yung mga ano, ayuda mentality. Aminin, Sok Villegas, ayuda mentality rin kayo, diba? Mm. Di ba nung panahon ni Gloria, humingi kayo ng ano, Pajero. Grabe yung ayuda nung panahon ni Gloria, ha? From the simbahan, Pajero! Pajero ang kinuha. Di ba? Matagal na kayong ayuda mentality, kayong-kayo. O, sino ngayon yung sinusuportahan ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas? Si Lenny! Kasi nga, pareho silang ano, pro-ayuda. Di ba? Pro-ayuda sila pareho. Di ba? Okay. So, ano na ngayon, mga friends? Halimbawa ikaw, wala mong pakialam kung ibuboto si Lenny Robredo kasi naniniwala ka sa ayuda. Di ba? Kung naniniwala ka si ayuda, sige, iboto mo si Lenny Robredo. Di ba? Pero friends, yung ayudang ibinibigay sa'yo, hindi ka maiaahon dyan sa laylayan kung wala kang sariling sikap. Di ba? Kung wala kang sariling sikap, hindi ka makakaahon sa laylayan. Diba? Wala kang sariling sikap. Diba? Alam niyo ng mga OFWs na naglinis ng banyo, naglilinis ng ano. Kung wala silang ganap, wala silang sariling sikap, wala silang sariling ano, hindi sila makakaawon sa laylayan. Okay. Now, asa na tayo? Ayan, yung ayuda-ayuda. Mm. Ganito yan, friends, ha? Kung gusto ninyo ang gobyerno nagbibigay ng ayuda, pera, ipaliwanag nyo sa tao, saan kukunin yung pera na ipamumudmud sa mga tao? Okay? Si Pacquiao, namumudmud yan ng pera, pera niya. Diba? Pera niya yung 1,000, 1K, 1K. Diba? 1K, 1K. Pera niya yan, ni Pacquiao. Ngayon ito si Lenny, gusto niya mamigay ng ayuda. Saan manggagaling yung ayuda ang pinamimigay niya? Halimbawa, maging presidente si Lenny, mamimigay siya ng ayuda. Siyempre, sa tax. Diba? Sa tax. Tax yan eh. O, mamimigay ka ng ayuda galing sa tax ng tao. Ngayon, is there enough? Diba? Ang laki-laki ng Pilipinas. Alam niyo kung gaano kahirap at kamahal magpatakbo ng isang Pilipinas? Ilang probinsya meron ng Pilipinas? Ilang barangay meron ng Pilipinas? Ilang sangguniang kabataan meron ng Pilipinas? Lahat yan ay babayaran mo para mag-function. Diba? Ngayon, mamimigay ka pa ng libreng pera. Diba? Ng pera sa mga tao. Saan mo kukunin yan? Dalawang paraan. Okay? Dalawang paraan. Una, sa buwis. Diba? Either magtataas ka ng buwis. Diba? Or, ang gagawin mo is bubuwisan mo yung mga mayayaman. Diba? Ganun yun eh. Eh kasi nga, kailangan magpagunak ang pera. Diba? Kailangan may pagunak pera ang gobyerno para may pamigay. Ikalang paraan, sorry, nag-stop kasi ako ng smoking eh. So, anyway, ikalang paraan is uutang ka. Diba? Uutang ka. Uutang ka sa mga development banks, sa World Bank, ganyan, para may pamigay ka. So, willing ba si Lenny na taasan ang buwis ng mga mayayaman niyang friends? Willing
ba si Lenny? Ha? Dito sa Netherlands, friends. Kasi marami ditong ano eh, marami ditong freebies, 'di ba? Pero binabayaran kasi namin 'yon because of our very expensive tax, 'di ba? Tax namin dito 30% up dito sa Netherlands. Pero kung unemployment kami, unemployment benefits, kasi binabayaran mo 'yun eh, binabayaran mo 'yun ng tax mo, pero malaki 'yung tax mo, 'di ba? So ngayon, willing ba si Lenny na magbayad? Willing ba si Lenny taasan ang buwis ng mga mayayaman niyang friends? Diba? Kailangan na ng tax natin. Willing ba si Lenny na itax ang simbahang Katolika? Charot. Willing ba si Lenny na itax ang ano, ang simbahan? Charot. Ito naman si Soksok Bilyeng. Anyway, diba? Ngayon, galit sila sa utang. Eh, kung ayaw mong taasan yung tax mo para maipamigay sa'yo, hindi kailangan natin umutang. Ayaw mo rin sa utang. Kaya niloloko kayo nito. Niloloko kayo nito ni Lenny. Yung mga ayaw niya, di ba, aminin, pag nagtaas ng tax, magagalit yan si Lenny. Pag umutang, magagalit yan si Lenny. Eh, girl, kung gusto mo mamigay ng pera or ayuda sa mga tao, saan mo kukunin yung pang-ayuda? Diba? Parang, ganoon lang yan, friends. Pero, the bottom line kasi nito is, kahit gaano kaganda ang ginawang infrastructure ng gobyerno, kahit maayos, kung wala kang sariling sikap, mananatili kang nasa laylayan. Diba? Hindi problema ng gobyerno kung bakit wala kang sariling sikap. Hindi yan, diba? Panahon mo yan. Kaya ang iboboto mo, yung mga taong merong ano, merong vision, 'di ba? Hindi yung short term, mga friends. Huwag kang boboto ng mga short term, 'di ba? Yung mga short term, yan yung mga ano, alam mo yan ng ibang pare na binibiglang liko. Huwag short term. Long term yung vision nila, yung magpapatayo ng magagandang kalsada, yung aayusin yung ano, yung investment sa Pilipinas, tatanggalin yung restriction, ganyan. Ngayon, kung umutang man yung gobyerno para gawin 'yan, hindi mo magiging problema 'yan, mga mshi. Dahil maraming bansa ganyan ang ginagawa, umuutang, hindi naman problema ng gobyerno, hindi naman pinoproblema ng mga citizen nila. Kasi ang iba ang umuutang na bansa sa umuutang na tao. 'Di ba? Umuutang na tao, talagang uusigin ka ng bangko, rerematahin yung properties mo, pero mamshi, hindi yan nangyayari sa umuutang na bansa. Ang United States po ang may pinakamalaking utang na bansa. Sa buong mundo, nasa ano na yan, trillion dollars. Kasi di ba binabalanda na nila sa atin, trillion Philippine pesos. No, sa US, trillion dollars. So, okay lang yan, di ba? Pero, para mawala ka sa laylayan, at para hindi ka na makita ni Lenny Robredo sa baba, tuwing bumababa siya sa baba, magsikap ka, di ba? Naalala niyo ba, friends, nung, I think this was in the 80s or 90s, wala na to eh. Sayang ito, hindi naman ng millennials. Naalala niyo yung John and Marcia. Di ba sinasabi ni Senyora Lila? Ni, ano pangalan nung, ano, nung sister-in-law ni, mother-in-law ni John sa John and Marcia? Yung sinasabi niya parati na, John, magsumikap ka. Which is, ganon. Ikaw, Lenny, ganon dapat ang message mo sa mga Pilipino. Na ang gobyerno can only do so much. Diba? Ang gobyerno, palang mga magulang yan. They can only do so much. Actually, mas less pa nga sila sa magulang kasi hindi naman natin kaduguyang gobyerno. They can only do so much. Ngayon, kung ikaw, hindi mo, if you will not make the best out of kung anong ibinigay ng gobyerno, diba? Problema mo na yun. Problema mo yon, no? Hindi yung problema ng gobyerno. Problema mo yan. Our lives, you know, friends, huwag kayong buboto ng politiko na sasabihin sa inyo na ang buhay ninyo ay hindi nyo responsibilidad. Dapat, solid kayo doon. Huwag kayong maniniwala sa mga politiko na gusto kayong paniwalain na ang buhay ninyo ay hindi nyo primary responsibility. Your life, our lives is our primary responsibility. The government is only there for support. At yung support nila is yung magandang infrastructure, 'di ba? Magandang healthcare system, magandang ganito. Ngayon,
kung ginagawa naman ng gobyerno ang lahat ng kanya makakaya para maibigay yan, given yung constraint, di ba? Eh di, we can, you know, we can at least praise the government for the effort and for the result na napapatupad. Hindi yung katulad ni Lenny Robredo na sasabihin na wala, hindi to measure ng success. Maraming salamat po at sana ay huwag niyong iboto si Lenny. Hindi boto niyo si Lenny kung naniniwala kayo sa ayuda. Yun lang ko.